All systems go na ang Kamara para sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon po sa Malacanang, nais ng Pangulo na maging simple lamang at tradisyonal ang kanyang unang sona. Si Daniel Manalasta sa detalye. Rise and shine, Daniel. Ang mga helicopter na ito ay namataan sa batasang pambansa ilang araw bago ang unang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasabay yan ang paghahanda ng mababang kapulungan. All systems go na ang Kamara para sa unang sona ni PBBM. Nakaset up ang velvet ropes sa North at South Wing. Ang mga upuan na ito isinasaayos na rin. Handa na rin ang bagong renovate na plenaryo at ipinasilip na ito bagong renovate ang flooring at ang mga upuan na dagdagan. Ang mga table ng mga mambabatas bago rin na meron ng saksakan. At sa estimate kung magkano ang nagastos, mga ano kasi total binago yung ano yun. Kumarang mga 100 siguro, more than 100. Yes. Kasi sobrang luma na rin siya. So marami kami pinalitan sa lugar. Dahil bagong renovate ang session hall, ayon kay Mendoza, mas marami na makakaupo sa araw ng sona ng Pangulo. Mahigit 1,300 anya ang pinadalhan ng imbitasyon. Actually, unang-una yung sa floor plan, ano, ibang-iba na yung ano, yung dati kasi flat siya ngayon, ano siya, elevated na yung floor, ano na, yung seating arrangement natin, ano. Same time before kasi konti lang. Sa main lobby, abala rin ang mga tauhan ng Kamara para sa final na pagsasaayos. Ang Radio Television Malacanang at iba pang media nagsiset up na rin. Ayon kay Mendoza, hindi magiging magarbo ang sona ni Pangulong Marcos. Ang gusto ng Malacanang, actually ng Pangulo is maging simple lang. Simple at very more traditional ano ng sona. Simple lang talaga ang gusto ni Ani Mendoza, pinal na rin na grupo ng mga taga Ilocos ang kakanta ng National Anthem. Ilan naman sa mga kumpirmadong VIPs na dadalo ay si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at si Vice President Sara Duterte, pati na ang mga miyembro ng Diplomatic Corps at iba pang matataas na opisyal ng pamahalaan. Pinadalhan din daw ng imbitasyon ang mga dating presidente at vice-presidente. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala pa raw kumpirmasyon kung dadalo ayon kay Mendoza. Pero may opsyon naman ang video conferencing para sa mga hindi makakadalo na nagkumpirma. Nag-ikot din ang mga K-9 unit na ito para sa seguridad. Required ang RT-PCR test para sa mga dadalo habang isa sa ilalim sa lockdown ng Kamara bago ang sona. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.